COVID-19 cases sa bansa posibleng muling tumaas bunsod ng Delta variant ayon sa Okta Research Team. We're seeing an increase in cases which is similar to the increase we saw last February. Maybe it's too early to call it a surge, pero we should not wait for it to become a surge before we act on it. So it's better if we are cautious, we act on this now, and make preparations, make interventions. Palasyo, hinikayat naman ang mga eligible ng magpabakuna na i-avail na ang libreng COVID-19 vaccine sa bansa. Punta na po kayo sa ating mga centers, mag-register at magpabakuna na rin po, lalong-lalo na dahil merong mas nakakahawa at mas nakakamatay na Delta variant. Karagdagang healthcare workers ipadadala ng DOH sa Ilocos Norte matapos humingi ng time out ng mga health workers sa nasabing probinsya bunsod ng maraming kaso ng COVID-19. We will address that. We will send the neighboring healthcare workers to help, as we have done in Cebu, as we have done in Davao, as we have done in many other areas that experience a surge. We complemented, as we have done in NCR. We got healthcare workers from Mindanao and the Visayas facilities to complement our very limited healthcare workers. NDRRMC dumepensa sa umano'y mabagal na pagpapadala ng mga warning advisory sa publiko. Kung pagbabatayan po natin ng oras, napaka-late po nito. Opo, napaka-late kasi yung alas 3, alas 6 hours ang late nun. Lalo na po yung alas 10 dumating, mas napakalayo na po ng pagitan ng mga oras. Meron po talagang nalilate. It's part of the things na kailangan pang i-improve sa system kasi alam niyo naman, million-million po ang mga subscribers. Yung ginagawa po ng mga kasama natin sa telco ay nire-remedyohan pa po nila ito. Kasi minsan sa sobrang dami ng pinapadalhan ng mensahe, may batch po ito, meron nahuhuli. Tapos nagkakaroon ng network congestion, hindi ka agad nare-receive ng supposed na recipient. Isang Black Time Radio commentator sa Cebu City patay matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. National Union of Journalists of the Philippines kinundina ang nasabing pagpatay. Duha ang atong possible motive. First is related sa iyang pagka-commentator. And secondly is personal. Kasi natin sa iyang personal ang kaaway. PNP handa sa pagbusisi ng Department of Justice sa mga naabsweltong administrative case ng mga pulis kaugnay sa ilegal na droga. Sa pahayag ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, walang itinatago ang kanilang ahensya, kaya tiniyak nito ang kanilang full cooperation sa nasabing pagrebisa sa mga kaso. Seguridad para sa pagsasagawa ng huling SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte handa na ayon sa NCRPO. 15,000 mga pulis ipakakalat. Planong pampulitika ni Pangulong Rodrigo Duterte hindi mababanggit sa kanyang SONA sa Lunes. Well, siguro po hindi mapapasama ang kanyang mga planong politikal. Importante po is the roadmap for his last year in office. At munting kahilingan ng isang OFW sa Singapore, binigyang katuparan ng Members Church of God International. Isa lang naman anak, kaya lang that time, ako lang ang breadwinner sa amin. Tapos may sakit ang mother ko, kapatid ko, dalawa silang nagme-medication. Hanggang kinuha na rin sila ni Lord. Nabait sila. Hindi nila ako tinatratong yung parang pamilya ako sa kanila. Sa tagal ko na, lalo na ngayon matagal ako sa kanila. Yun nga lang, maliit lang sila. Minsan, nag-short ako sa pera, hindi naman kahit 20 baba, gano'n. Kaya sabi niya, ay, teka nga, mayroong programang ganito, kilala ko, sasali kita sa amin ko. Maraming salamat sa Diyan. Bawasan yung bilihin ko sa sarili ko. I mean, kasi, siyempre, bumibili rin ako ng pang sarili ko, katulad ng kape, pag nasa, doon na ako sa kwarto kong maliit. Yes, magutom ako, mayroon akong kainin. Kaya nakalibre sa akin ang mga nandiyos yung binigay nila.